Pero most likely pinapahid mo lang 'yan. Parang ma-relax siya, ma-remove yung slime coat na isda. Yo! Welcome sa Itlog Aquatics. Kami ay mga local fish vloggers sa Davao. Ako si Jom. Ako si Bat. Ako si Alex. Kami ay naglilibot guys para makahanap ng mga breeders, fish farm at fish sellers, no? Para makatulong sa mga nagsisimula pa lamang sa fish hobby. Today Kaliguatics, may problema nga ako kasi yung isa kong angel fish nagkaroon ng fin rot. So kailangan ko ng tulong ng isang expert sa diseases ng mga isda. At bago tayo pupunta sa barracks ni Sir, sa shoutout ko muna ang ating masusugid na supporters kina Wayne Pandoro, kay Aaron Cadorna, kay Francis Jan Abenera, sa Chok Sabi. Guys, pasukin yung channel niya, sobrang enjoy. Vlogger din to. Yo, you rock. Kay KJ Falcon ng Team Viajador, kay Adrian Gutierrez, kay Sir Payat Aquino Hernandez. Hello sir, salamat sir sa tulong mo at suporta mo sa channel natin. Kay Maria Abugadi, kay Christian Luknagan Manyamosa, kay Angel John Francisco at kay Steve Alvis Albarracin. Nakita nyo ngayon, meron kaming sponsor, no? Nakamask kami ang Dymax, the success of your aquarium. Sponsored by Dymax. At guys, suot namin yung t-shirt na bigay ni Enrico Sgapi. Ito, ang ganda ng t-shirt na to guys, no? Goldfish Oranda, only 400 pesos. So kung trip nyo ang gantong t-shirt, dry fit siya guys. PM nyo lang si Erwin Barbadillo ng Enrico Sgapi. Let's go! Guys, papasok na tayo ngayon, no, sa pupuntahan natin na barracks kasi magpapatulong ako kay, yun nga, may sakit yung angel fish ko. Pero bago yun, magpapasalamat muna ako kay Inday ng PetSmart kasi siya nag-prepare ng lahat. Meron kaming bowler galing Dymax at itong mask galing Dymax. So siya nag-prepare sa suotin namin ngayon ng team ng Leguatics. Alah, pasukin natin siya. So siguro guys, nakita nyo na tong ano to, itong pangalan na to na OE Pet Shop. So alams na kung nasan ako. Nasa indangan ako guys sa barracks ni Sir Ayan. Tara! Takot ako sa aso na maliit. Hi sir! Good afternoon! Hello sir! Surprise! Sir Jong! Si Sir Erwin, kilala niyo siya, no? Siya ang may-ari ng OE Pet Shop. Yung nabisita natin, kailan ba yun? 3 months ago? 4 months ago siguro. Bago na ganun 2020. Oo. So andito ko ngayon sa ano nila, sa residence nila. Dito pala guys, mas madaming isda. At andito lahat ng mga pili na at mga ano ba, patawag natin sa mga isda dito, sir. May mga personal keeps mo? Personal keeps, sir, and then dito rin tayo nagka-quarantine ng mga bagong biling isda. So, bago natin ina-stock sa pet shop natin, drop muna natin dito sa quarantine facility natin. I-observe siya. Kung walang sakit, drop na doon. Pero kung may sakit, iti-treat muna natin bago natin i-drop doon. Quarantine area, guys. Parang COVID lang eh, no? Pero sir, di ko mapigilan talaga. Ang ganda nitong setup mo dito, sir. Yes, actually, ano lang to siya. DIY pan lang to. Wala nga siyang filter chamber, sump lang siya. Ano to sir? Bakal na? Bakal siya, tapos may panliner and then may viewing glass. So, ang ganda kasi may glass. Pakitang-kita sila sa ilalim. Yes. Tapos yung sa filtration natin is ano, nilalagyan ko talaga ng photos, yung plants. Photos plants. Ah sir, nakakatulong ba yan sa ano, nitrates? Yes sir, siya ang kumakain ng nitrates, that's why yung makikita mo yung photos natin, ang haba-haba na talaga. Minsan kinakain nga ito ng koi. Wow. Nilalagay ko dyan. Tsaka hardy plant siya sir, di siya basta-basta namamatay, yes, sir. No? Yes sir. So, ganda ng pandi sir. Tapos dito, may problema kasi ako sir eh.
ang may isa akong angelfish, nagfi-fin rot siguro, ewan ko kung tama ba diagnosis ko noon. Pero siguro pag makakita ako ng mga isda na may sample ka na may mga sakit, baka makakompare ko din kung tama ba yon. Yes sir, kasi marami kasing causes yung fin rot. I-discuss natin pa kuya. Pero yung mga main causes ng fin rot is may mga speaking of angelfish, nag-aawayan sila minsan. Kasi aggressive fish yung angelfish. Parang ano lang, yung pangalan niya Angel, pero aggressive yung talaga sila. Lalo na kapag nag-pair sila, pairing season nila or pairing ano nila, nag-away sila. That's why kapag nakagat yung angelfish, tapos yung water mo is ano, in bad quality, that's the time na mag-fin rot siya. My point si sir guys, hindi pala dahil pangalan niya Angel eh, mabait na. fin rot sir, ano ba nagiging... Anong cause nun, sir? Ba't nagkakaroon ng certain diseases sa mga isla? So, let's start with bad water quality talaga, sir. Kahit makagat yung goldfish mo, yung angelfish mo, if good yung water quality mo, magre-regenerate yan. Kasi yung mga aquarium fish specifically talaga, malakas yung resistance nila actually. So, in contrast sa yung sabi-sabi na mahina yung mga aquarium fish, no, malalakas yan sila. Yung nagpapahina lang yung resistance nila is yung bad water quality, yung hindi kaya nagwa-water change, overfeeding. Guilty! Guilty! Ako, na-miss ko yung mag-water change ng 2 weeks eh. Kaya, sir. Pero may point ka din, sir, kasi aggressive ang angelfish. Baka nag-aawayan din sa loob ng tank. Yes, sir. Pwede ba nating mag-check, sir? Meron ka bang isda dyan na may mga sakit din? Yes, sir. Mabigyan natin ng example ang mga hobbies natin na fish. Yes, sir. So, ito, itong goldfish na to, sineparate namin sa from isang friend ko kasi may kasama silang tiger barbs. That's why kinagat yung mga goldfish ng tiger barb. Naka-community sa tiger barb. Yes sir, yung tiger barb, lalo na kapag hindi sila naka-school, tatlong tiger barb lang, most likely aatakihin nila yung ibang fish. So kung makikip ka ng tiger barb, dapat 6 pieces above. Mas may nam na mas madami. So let's see. Kawawa talaga to, nag-fin rot siya. First, kinagat lang siya and then kinain na ng bakterya yung tail niya. Wala na siyang buntot. Oh, pero tubo pa yan, sir. 3 months, 4 months, tubo pa yan. Pero, I know, sir, in pain siguro ang isda, sir, no, sa ganyan? Yes, sir, yung una. Pero kapag na-improve mo yung water quality, sir, kung titingnan mo ngayon, lumalangoy na sila. So, okay na yan sila. Kung titingnan mo ito, kahapon, pula yan, yung black. Okay. Kapag naging itim yan, meaning, na ano siya, na treat na siya. Wala pa tayong nalalagay na ano nito, na medicine. In-improve lang natin yung water quality niya. So yun, which kasi sir eh? Ano ba unahin? Tubig muna? Tubig muna sir. Just to stop the infestation of bacteria? Yeah. Just to improve yung environment nila first. Kagaya ng tao sir, kapag nakasa kwarto na mainit, na polluted, kahit saksakabro pa yan ng medicine, wala yang effect. So, i-improve muna natin yung environment nila and then that's the time na mag-treat tayo. Pwede. So, during that process, sir, na andun siya sa state na yon, what are the chances na magkakahawaan sa other isda yon? Most likely, sir, magkahawaan. For example, mataas na yung bacterial infection ng isang isda, most likely, mahawa yung ibang isda. So, ititreat mo sila lahat sa isang yung batch nila, pero sa separate quarantine tank. Kasi, pwede ba natin makita yung best example ng quarantine tank, sir? Yes, sir. So, guys, simple lang naman yun. Natututo ako dito, guys, ha? Yung quarantine tank natin is simple-simple lang. Pwede natin gawin ito kahit sa bahay lang. And then, hindi mo kailangan ng separate aquarium, separate pond. Pwede yung ganito na, depende sa size ng isda mo. So, ito yung gagawin natin quarantine tank. Pwede na yan, sir. Tapos, dapat mo talagang mas maraming tubig, mas maganda. Kasi yung iba kasi... Balik tad, sir? Sa pagkakaalam ko, lesser water, the better when quarantining isda. The lesser the water, sir, mas madali masira yung water, mas madali tumaas yung ammonia. So, yung target mo talaga is mas mataas yung water volume niya. So, dapat mas malalim. Tapos, sir, pump or kung may filter ka, no? Ano lang, sir, kahit
air stone lang or bio filter lang, pwede na. So step one, sir, is kuha ka ng step one, ask ka muna kay Mrs. or kay Mama. Step one, Tupperware, guys, nako. Bago tayo makick out sa bahay. Step two is yung gagamitin mong tubig is from the tank itself. Hindi siya yung freshly wag yung back sa galing sa or kahit yung old water, yung water niya galing sa sarili niya aqua yung, so ilalagay mo dito kahit kalahati or punuin mo. Sir, tama ba ako, sir, para meron na siyang on the spot bacteria agad? Hindi, sir, para same yung temperature niya. Kasi temperature, yung temperature shock, yan yung number 2 na pumapatay ng isda. Yeah, take note, guys. Oh. Number 2 na killer ng isda. Kasi isang degree na change lang sa temperature sa feeling ng isda, 4 degree na yan. For example, 26 naging 25. Sa isda, 26 naging 20 na yan. So, massive pala yung mangyayari sa katawan ng temperature isda. Temperature shock. Anong isda usually, sir, ang talagang madaling madets pag temperature shock? Lahat, sir. Ulang-ulang. That's why kapag bumili ka ng isda, tapos nilagay mo sa tank mo, dapat i-acclimate mo muna, ipa-float mo muna yung water bag sa aquarium mo para mag-balance yung temperature ng tank mo at saka yung sa tubig ng acclimation, guys, yun yung hindi mo muna i-introduce yung isda. Nakalutang lang siya sa aquarium, no, with the plastic para lang magkaroon ng similar temperature yung tubig sa loob ng plastic at nung sa tank. Tama, sir? Yes, sir. Tama, sir. Sir, quarantine muna, sir. Naku, guilty din ako dyan. Nagpa-quarantine ako dalawang araw. Minsan, hindi din. Pero, yung thinking na lang natin, sir, sa quarantine is yung isda mo, ikikip mo yan for 5 years, 10 years, 15 years. So, para saan lang yung 3 days na quarantine, 1 week na quarantine? Kasi ang hirap, sir. Oh, minsan excited. May excitement, eh. Look, ganda ng isda. Ang sarap ihalo. Pero, excited ka na. Guilty tayo lahat dito. Kung sure ka naman na walang sakit yung isda, trusted na trusted mo talaga yung supplier mo ng pet shop, pwede naman. Pwedeng pikit ka lang sa isang mata. Pwede din pala ngayon, guys, no, sa dinami-dami ng mga pet shops ngayon, tanungin nyo din na, sir, ma'am, do you quarantine fish before you sell? Or anong treatment na yung ginawa nila sa isda bago nila. For sure, sasagot talaga yung mga pet shop. Willing na sila i-share yung information. Minsan so, sa OE pet shop, meron ganyan, guys. So, diretso kayo sa OE pet shop. Sir, parang lahat, sir, lahat ng kakilalong pet shop, yung mga suppliers, nagpa-quarantine talaga sila. Yung problema lang, yung isda. Kasi, minsan, mahilig silang magtago na dinadamdam yung isda. Yung akala mong healthy na, pagdating sa iyo, may sakit. That's why, balik tayo na naman sa quarantine. Kasi, quarantine mo. So even if it looks very healthy, sir, the moment you purchase the fish, hindi tayo nakakasigurong healthy talaga yan. Yes, sir. Kasi for example, yung koi. Yung koi, hardy yan ng mga fish. Kaya nilang itago yung koi sleeping disease sa kanila kahit hindi sila, wala silang sleeping disease. Sir, koi sleeping disease, ano yun? Yun yung koi na parang natutulog, nakahiga lang sa hindi gumagalaw. Yes, sir. Oh. I-discuss natin mamaya yan, sir. Oh, okay. Kasi may mga treatments tayo na pinipair ko. And then, magsa-circle back lang tayo sa yung question mo kanina about sa pinrat. Sa pinrat? Oo. Kasi yung pinrat kasi mostly caused by, yung nag-rat na siya, bacterial infection. So, pag kinagat ng ibang isda, nag-infestate na yung bacteria, so kinain na ng bacteria yung fins. So first things first is, yun nga, improve mo yung water quality, lagay mo sa quarantine tank. So kapag okay na yung water quality, hindi na mabaho, lumalangoy na sila, that's the time na mag-introduce ka ng medicines. So medicines? Yes, sir. Anong pwede nating medisina, guys? So let's go to the treatment, sir, no? Yung basic treatments lang na pwede nilang i-prepare sa bahay, sir? Yes, sir. May mga DIY treatments. Hospital pala to dito, guys. Yes, parang hospital pala to. Yes, sir. So ito yung mga pinaka-common lang na nakikita sa lahat, almost lahat ng pet shop. Ano yung, yan, sir? Ito yung general aid. So almost lahat ng sakit kaya niyang i-treat. Pero first line of defense lang ito. So, same with salt. So, i-discuss natin mamaya yung salt. Okay. Non-iodized salt, sir. I am
asin, sibuyas, luya. Yes, sir. So ito, non-iodized salt, iba ang iodized salt, iba ang table salt. So ito salt. Sir, is this right? Rock salt to? May rock salt na iodized. Oh, di ko alam yun ha. So be careful tayo guys. Be careful, magtanong ka sa bibilhan mo if iodized ba siya. Kasi andyan naman yan sa label ng sako. So madali lang, tingnan mo, ay iodized ko na to, di ba kong bilhin. Non-iodized salt yung bibilhin natin, aquarium salt. Asin yan guys, hindi yan bato ha. Tapos, so sir, ito yung even in the mid ages, ginagamit na talaga ang asin sa treatment ng kahit anong sakit sir, no? Yes sir, kahit sa tao sir, yung basic na dextrose, saline solution man yan. So yung asin kasi, nire-restore niya yung electrolytes. Same yung sa isda. Basta sa tamang ano lang, sa tamang preventing dose. Dehydration sir, no? Yes sir, yes sir. So for example, nag-asin ka dito. So ika-calculate mo yung water volume na quarantine tank mo. So asa may computation? Meron sir, ipapakita. Ayun. Hala, naka-prepare din sir. Ayun. Wow. So length times width times height. So i-measure mo lang yung ano niya, lapad. We're getting the gallon. Yes sir, per gallon kasi gallon yung ginagamit talaga. Tama. Yun naman din na standard guys. So gallon, every time you measure water content, so gallon talaga siya. Length times width times height divided by 131. So for example, yung to get the volume sir, no? For example ito, around 17 gallons ito. Ang isang styro. Yes sir. So ang ilalagay mo na asin sa kanya para mawala yung stress ng isda is to reduce stress, 1 tablespoon per gallon. Isang spoon lang. Or pwede ito. Okay. Per gallon, 1 tablespoon or 1 scoop. So, lagyan mo lang yan. So, 1 scoop na yan siya. So, 17 gallon, 17 scoops. For stress relieving. Stress relieving. Iba yung, iba yung pagpapatay ka ng parasite species. So, kung parasites naman, isa salt bath mo, sir. Hindi mo siya ilalagay sa aquarium. Ano yung ibig sabihin ng salt bath? Yung salt bath, sir, is may salt bath facility tayo dyan. Pwede natin yun. May dito tayo sa salt bath department.